i-share ko sa inyo. Ito. Mamma Mia, and welcome back to my channel. Sara des. Yuri des. For today's vlog, i-share ko sa inyo ito ang aming kids room. So sa ngayon, kids room muna siya dahil hindi pa naman magso. For today's vlog, i-share ko sa inyo itong aming kids room or playroom ni Inday. Dahil hindi pa naman siya magsasarili ng kwarto, so nawa ko na lang muna siyang kids room or playroom. Pasok na tayo. So pagpasok, makikita agad itong piano ni Yurika. Ayan, nawala na si Ampaman tsaka si Viking man dito. Ala, nalaglag siya. Dito naman sa baba, mayroon tayo ditong sensor na pampabango dito sa loob ng room. Huwag nyo na lang pong pansinin si Inday, ang ingay niya. Anak, muna. Okay, thank you. Ayan, pinatay ko lang muna to guys para hindi niya ako bugahan sa muka. Ayan, so ayan, mabango to. At itong mga saksakan dito sa lahat ng loob ng kwarto ni Inday, meron pong mga takip na. Ayan. Umpisahan natin dito sa pika. Ayan, ganyan yung itsura niya. At huwag niyo mo nang skip dahil meron tong secret, guys. Nandiyan eh. Umpisahan natin dito sa dalawang drawer na to. So, dito sa kanan ay yung mga pang-summer ni Yurika na damit. Ayan, puro pang-summer yan. Ang daming damit ni Inday, di ba? Pero paulit-ulit yung mga nakikita niyo yung suot niya. Siya kasi may namimili nun. And then dito naman sa left side ay yung kanyang mga pang fuyu or yung pang taglamig niya. Dito naman tayo sa side na to. So ito, sa Christmas tree namin to. Kaya lang, nalaglag siya. Tapos yung mga kulay red niya, kinagat ni Sora Chang. Kaya dito ko na lang muna nilagay. Tapos ito, wala pa naman tong laman. Ang ingay ni Inday. So bala ko, lagyan to ng mga hair accessories ni Yurika. Nilagay ko na lang din to doon sa likod para medyo maganda siyang tingnan sa video. Dito naman tayo sa mga, ayan, na mga naka-hangers na yan. Ayan. So, dito guys, may makikita kayo na eto. So, ano to, diba? Ayan, magpapakita ko sa inyo. Eto guys, ay bigay ito ni Okasan or nung aking biyanan para po ito sa mga insekto para hindi pumasok yung mga insekto dito sa damit ni Yurika. Tsaka yung mga tagulamin, alam niyo yun guys, yung mga itim-itim sa damit. Para hindi malagyan ng mga tagulamin na yun. So, ito, binigay niya sa akin to. At isasabit lang daw to dito. And then, okay na yun. So, hindi na papasok yung mga moisture dito sa loob ng cabinet na to. Lahat. Ang bango nito guys. So, ilagay ko na lang dito sa taas para makita nyo. Or dito lang ko. Para hindi pumasok yung moisture dito sa loob ng cabinet. Kemerut. Nakahanger. So, dito po ay mga pang winter ni Yurika. Tapos, ito naman yung mga long sleeve niya. Mga jacket niyang maninipis lang. Ayan, dyan. So, naka-separate na sila. Itong nasa gitna. Ayan. So, sa mga towel ni Yurika yan. Ayan, mga bimpo. Dito naman yung mga medyas niya, pants niya. And then dito naman yung, ayan, mga boshi niya na or yung kanyang sombrero na pang winter. Ito naman yung scarf. So, itong dalawang drawer na to, guys, sa Nitori ko siya nabili. Pati po ito, Nitori. So, ito pong dalawa ay sa Syria. Itong dalawa na, itong pinaglagyan ng kanyang, ayan, boshi at scarf. Ayan, akyat tayo dito sa taas. So, umpisahan natin dito. Lag! Ito guys, yung mga bags ni Yurika. Dito naman tayo sa gitna. So, yung nasa gitna ay
Yung pang ano ng wipes. Pang painit sa wipes. Kasi diba dito sa Japan malamig. So, eto, kailangan niya nito para hindi malamigan yung kanyang pwets. So, dito naman, sa huli ay, yung... Eto guys, ang laman nito, mga unan niya. So, tinabi ko talaga siya dahil mahal kasi dito. Tsaka walang ganitong unan dito sa Japan. So, sa Pilipinas pa to. Pinagkasiksikan to ni Papa Ryu sa box namin noon. Dahil gusto niya to. Ayan, tinabi ko talaga siya dito. At meron ito, yung para sa mushi guys. Papakita ko sa inyo. Ganito itsura na. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ayan. So, lahat ng drawer na to, pati yung sa taas, merong mga ganito. Para po ito sa mga insekto or sa dani, kung tawagin nila dito sa Japan. Sa bayanan ko rin nalaman to, na kailangan lahat ng drawer ay lagyan ng mga ganito. Dito naman tayo sa kabilang side. So, dito yung drawer ni Yurika. Tapos dito naman tayo. Ito po yung baby memories book ni Inday. Usa natin. Then, ayan, nandyan yung kanyang, ayan, ultrasound ko noong kabuwana na. Tapos nung nag 1-year-old siya, and then yung kanyang footprint at handprint na, nung 1-year-old siya. Ito na natin to. Ito guys, actually lalagyan to ng mga sapatos. So, ginawa ko na lang, lalagyan ng mga books ni Yurika at ito, ayan, mga colors niya, color pen. Mga color pencil. Ayan kung ano-ano. Yung mga English book niya, guys. So, galing kasi yan sa tita ko sa Amerika. Kaya meron kaming ganito. So, dito kasi sa Japan, di ba? Wala talagang mga English book na pambata. Puro ni Hongo. Pakken shop lang to. Or sa Daiso. Sa Syria, meron din ganyan. Ayan, para tipid. So, small room lang kasi tong kwarto ni Inday. Gusto ko pasama na siyang pagandahin. Kaya lang sobrang liit kasi. Kapag bumili kami ng mga drawer, sisikip siya. Yung mga sticker na to, ni Tori. Yung mga stuff toy ni Inday nandito sa loob. Nago ko na dyan. Kasi gulo-gulo talaga siya kapag dinisplay ko pa. Ang gulo niyan tignan. Kaya nilagay ko na lang siya dyan. At itong dalawa na to, nabili namin ng biyanan ko, no? Christmas, Yume Town. Puro ampam man. Meron niyang mga juice sa loob, so subukan natin tong icy. Makalap. Ayan. Etong kitchen ni Inday, guys, sa Amazon ko to na order. Ayan niya. Itong mga ampaman, ayan, ayan sila. Bukod ko pong nabili yan, pati itong mga gulay, gulay-gulayan, at mga sushi niya. Meron naman tong kasama, guys, ayan. Itong mga ganito, ang plato, mga sandok, ayan, kulang-kulang na nga. Ni, plato? Plato daw, ayan, lalagay nila sa plato. Arigato, ne? Arigato. Kakaayos lang natin ang kwarto. Magulo na naman. Hi. Ito, sanggo. Mama, no. Tamagoyaki, tsukuru no? Arigato, ne. Tamagoyaki, kora. Honto da, tamagoya. Galing, ah. Ne. Ito, sanggo, tsukuta. Ito, sanggo, kumini ni kata no, kumini. Aso, ne, oh. Nakapalda ka pa, Inday, ah. Nagpalda pa ng ano mo, ah. Nakaano siya kanina, yung parang leggings, katerna nitong pepa niya. Nagpalit siya ng palda. Paborito niya to. Palagi niya tong sinusuot. Araw-araw kasi ako naglalaba, guys. Kaya pwede niyang isuot talaga to araw-araw. Ayun nga, dahil madali lang maglaba dito, palagi niyang suot-suot yang itong palda na to. Ayun lang naman guys, maliit lang din kasi itong room namin, di ba? So, yun lang muna yung maishishare ko sa inyo. Kapag nagsolo na si Yurika, ishishare ko rin sa inyo kung paano ko inayos ng kanyang kwarto. Yung kama niya, ganun, excited na din ako. Pero matagal-tagal pa naman yan, sulitin muna natin yung pagiging bata nila. Ishare ko din sa inyo yung ilaw dito sa Japan, guys. So, hindi po umiikot itong ilaw namin. Dun sa nakita nyo kanina sa intro. So, ayan, ako po yung umiikot.
Pinost ko kasi ito kanina sa Facebook account ko. At akala nila umiikot yung ilaw namin. Hindi nila alam ako po yung umiikot. Ayan yung max niya. Pag pinatay natin, ayan, medyo mahina. Patayin ulit natin. Ayan, hindi na naman. Ito pong mga naka-display na yan, sa Hakien Shop lang yan. Nabanggit ko na yan dun sa nakaraang vlog natin, di ba? At yung ito, yung hanger ni Yurika na Mickey Mouse. Nilagay ko na lang muna dyan. Pampagulo, charot. Nandiyan eh. Pan-display lang din. At wala pa kaming makita. Yung sa cortina, guys. Ayan, kaya ito lang muna yung nilagay namin. Sa Pilipinas kasi itong cortina na to. Pinadala ni Mama yan dito, kaya ganyan na lang muna siya. Medyo pangit siyang tignan, pero huwag niya na lang muna ang pansinin. Papagandahin natin yan. Kung hinahanap niyo po yung mga ipit ni Yurika, nandito sa Genka namin. Dahil madalas pong makalimutan yung kanyang ipit at mask. Ayan, nandito sa Genka namin. So, itong mga star na to, sa Hakien Shop ko lang din po nabili yan. Sa Daiso ata to, guys. At itong mga hair accessories ni Yurika sa Pilipinas po. Itaalis kami, nahuhulog siya. Kaya, yan na lang yung natira. Yun lang, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment below. See you!